Madalas nating marinig sa mga nakatatanda ang katagang ito. Maliit man ang tahanan, basta't mayroong kalinisan, ito'y kaaya-ayang pumasahan. At kung magsisimula sa tahanan ng kalinisan, bakit hindi natin ibahagi ang ganitong disiplina sa ating komunidad? Kaya naman dito sa Albay, aming pinatunayan na sa bawat barangay ay sarap maglakbay. Humigit kumulang 700 barangay ang nagpamalas ng kanilang natatagong galing at nakiisa sa Albay Clean and Green Beautification Program Season 1. Hatid sa atin ang sangguniang panlalawigan ng Albay sa pangungunan ni Governor Al Francis Bichara. The governor, siya po ang nag-conceptualize ng program na ini. And it was launched on October 7, 2020. And dahil sa tulong typhoons that visited Albay, the Typhoon Kinta, Rolly, and Ulysses, medyo naantala yung pag-start kang program dahil talagang Albay was really devastated, no, by the three typhoons. Pero after nung launching na yun no, October 7, may mga LGUs na talagang nag-start na sila na mag-clean up, no? Kasi nagustuhan nila yung programa, the concept of the program. Bawat isa ay nagpakita ng kakaibang diskarte at dedikasyon upang gawing mas kaibig-ibig ang kanilang kapalibutan. At sa programang ito, iyak na hindi magpapahuli ang City of Love. Kaya naman, ating puntahan ang top 5 cleanest and greenest barangays of Tabaco. Unang destinasyon, ang Barangay San Carlos. Barangay San Carlos po ay isang coastal barangay. Kami po ang last barangay sa Tabaco City. Ang Albay for Beautification po ni-launch ng February 2021. Nagkanda kagad kami ng election for Albay for Beautification officers. May cluster, 3 clusters po. May cluster 1, consisting Purok Uno, Purok Dos, and Purok Tres. Then cluster 2, Purok 4, Purok 5, and Purok 6. Then, meron din po kaming representative na cluster ng mga SK. Sa tami po ng mga organization dito, tumulong po sila. Although alam namin hindi tayo pwedeng mag-gatherings kasi nga may pandemya, pero may mga representative ang kada organization. Meron po kami mga four-piece organization. Meron din po kaming mga members kan Tabakurit na free po ang kanilang mga serbisyo. Wala po kaming binayaran ditong mga talent nila, kundi talagang wholehearted po na tumulong sila sa barangay. Marami po ang nag-initiate na tumulong. Marami po ang nag-commit na sila po tutulong sa pagdilig, pag-maintain ng aming mga pinagandang lugar dito sa aming barangay. Ako po si Rufina Vergara, isa po akong member ng Four Piece. Bali po, ang naitutulong po namin sa aming barangay ay ang buwa ng paglilinis. Isa rin po akong tupad para rin po makaambag pa rin po ako sa aming barangay sa paglilinis po. At marami pong tanim. Kahanga-hangang naging partisipasyon ng kanilang mga residente. Katunayan, naging ang mga guro ng mababang paaralan ng San Carlos ay lubos ang suporta sa nasabing programa. Ako si Teacher Tess Rangel. Nagtuturo po ako dito sa San Carlos Elementary School. Ako po yung school coordinator po ng Albay Provincial Clean and Green Program. Ako po yung tagapamahala ng programa ng barangay at programa po ni Governor. Ito po ay napakagandang programa. Nagbukas po ito ng maraming oportunidad para po maipakita ng ating mga in-house artists. At totoo pong marami pong magagaling na nagtapos po na dito sa ating paaralan. Sila nga po pala yung gumawa ng makikita po ninyo sa ating mga walls. Yung mural po na design dyan ay ginawa po ng ating mga mag-aaral. Lagi po tayong nagbibigay ng buong suporta ang paaralan po. At ang barangay ay laging nagbibigay ng kanilang buong suporta sa anumang mga programa. Sobrang halaga po ng kalinisan sa atin. Unang-una po, ito kapag po tayo ay malinis sa ating katawan at sa ating paligid, naiiwasan po natin ang mga sakit. Una, dahil nga po tayo ay nasa pandemic ngayon, unang-una po ay dapat itinuturo natin sa ating mga kabataan ang kalinisan. Kakaiba naman ang naging diskarte ng Barangay Divino. Mistulang napaaga ang Kapaskuhan dahil sa maiilaw na palamuting nakapalibot sa kanilang sariling versyon ng bahay kubo. Nandito po tayo ngayon sa kung saan po na
Itong lugar pong ito ay dati po siyang tinatawag slaughterhouse na talaga po nakita po natin na marami po halos basura na ito dati. So, nang magkaroon po ng clean and green program na initiative po yung probinsya, kami po sa barangay level ay nagpulong para po gawin kung ano yung mga dapat gagawin para mas maging maganda po yung barangay po namin. So, itong aming beautification, nung nag-umpisa ang programa ng gobyerno sa obstruction, since Divino Rostro, Barangay Divino Rostro is a highly urbanized barangay, medyo sa una, nahirapan po kami gawa ng wala po kaming mapapagtaniman, wala po kaming mga garden soil na pwedeng mapagkukuhanan since ito po talaga namang nasa bayan. So, nung una, napakahirap. Sobra, napag-usapan namin, pinagmitingan na nakaya ba natin, pwede ba tayong makahabol o makasali man lang. Pero pag sa kagustuhan, pag sobrang igay na siguro na makilala at makasabay sa programa ng syudad, napag-planuhan namin na kunting tiyaga, dedikasyon sa programang ito, nothing is impossible. Na ito hindi pa nade-develop, na ito ay isa pa lamang na malaking private na lot. Karamihan sa ng basura ay dito na itinatapon, lalo sa gabi. Kasi talaga may kadiliman ito noon. Ang miracle ay ang imposible dito namin in-start. Una po, nandito ang aming communal MRF. Ito po, kung makikita nyo, yung green, luma po naming MRF. Pinagulong-gulong po iyan ng bagyo. Nag-start po yan doon na halos gusto na namin ipaputol-putol kasi nga po, nakaka-obstruct. Wala po kaming mapaglagyan kasi lahat po ito may may-ari na. Papakalat ng kaalaman patungkol sa pag-iwas sa COVID. Sugpo sa illegal na droga at pangangalaga ng kalikasan ang naging inspirasyon ng kanilang mural artworks. Pinangunahan ng leader ng mga kabataan ang inisyatibong ito. This mural painting, it shows na kahit na may pandemya, is tuloy-tuloy lang po yung pag-alaga natin sa kalikasan. And di po natatapos dun, we will not take it as hindrance or excuse para di po natin maalagaan yung ating environment. We have to maximize our resources para po tuloy-tuloy pa din yung action plan sa environment. Sa unang tingin, tipikal na dekorasyong bulaklak ang maaaninag sa munting tahanan ng pamilya Camaya. Pero wag ka, lahat yan ay gawa lang naman sa mga lumang lalagyan ng dextrose mula sa ospital na pinagtatrabahuhan ng kanilang ina. Astig, di ba? Akyatin naman natin ang lugar kung saan matatagpuan ng mga certified plantitos y plantitas ng Barangay Buhian. Beautification program ay dati po na hindi pa nagsisimula siya. Dati na po kami nagtatanim dito sa kalsada ng mga namumulaklak na halaman. Hanggang ngayon na nagtatanim pa rin kami at naglilinis. Halos Sabado at Linggo naglilinis ako dito. Parang nakangahinga kami ng maluwag sa kalinisan ng barangay. Yun pang kagandahan ng beautification na to. Lahat po ng palanim ko pwedeng hingiin. Yung may mayroon ng mga ibang variety na marami na rin ako, ibinibigay ko na rin sa kanila. Tulad ng pandakikak, tapos yung aglumela, mayroon din akong red palmera, mayroon pa akong Dunya Carmen. Maraming masitas, maraming klasik silang masitas. Pa, ang mga taga-porok namin dito, pag nakikita na kaming naglilinis sa kalsada, kusa na po silang dumarating, tumutulong. Tsaka kanya-kanya po silang nagdadala ng mga halaman para maitanim namin. Malaking sa amin tulong yung programang ito ng programa ng gobyerno kasi dito sa amin yung mga tao dito sa amin nakiisa lalo na pagdating sa basura. Dati noon kumbaga hindi disiplinado. Tapon doon, tapon dito. Ngayon na may clean and green, kasi kusa na yung mga consequent namin dito na dinadisiplina po tungkol sa basura. Ang pakikiisa ng kanyang mga pinamumunuan ng sekreto ni Punong Barangay June
kung bakit napasama ang Buhian sa limang pinakamalilinis at pinakalunti-ang barangay. Napili kami bilang, sabi nga, napasama sa top 5. Siguro nakita naman ng mga validator kung gaano talaga kami nagpuporsige. At saka nakita naman nila yung mga kapaligiran na pagmiminti na lang kami. Namin tuloy-tuloy, every Saturday and Sundays, kami nagtutulong-tulong para ma-maintain yung kalinisan. At saka yung mga namumulaklak na halaman, matanggal naman namin yung tuyot na. At humigit kumulang 10 minutong biyahe, mararating natin ang Karatig Barangay nito. Silang nakatanggap ng espesyal na pagkilala dahil lagusan palang papasok at palabas ng kanilang barangay, animoy isang buhay na parke. Halina't pasyalan ang Barangay Basagan. Nakita na ang Barangay Basagan na isa sa barangay na malinis at saka greenest barangay sa Tabaco. Dahil lang ho, sa pagtulong-tulong namin pangunguna ng Barangay Council at saka sa suporta ng lahat ng residente ng Barangay Basagan. Likas na mayaman ang lupain dito. Nakatunayan, samot saring pananimong tumutubo sa natural na pamamaraan. Organic farming, ika nga. Ang mga ginawa ng mga taga-barangay Basagan. Maraming mga halaman na naitanim, iba't ibang root crops, mga gulay na mapakinabangan ng mga kabarangay ko. Ito sir, ng mga halaman, yung ibang barangay nga, kumukuha pa dito sa amin para ilagay man doon sa barangay nila. At hindi lang yan, nagagamit rin sa pagpapaganda ng kanilang kapaligiran ng iba't ibang uri ng herbal plant. Gumawa pa kami ng medicinal plant. Linano po namin yon kasi ngayon pong pandemya, medyo ang kahirapan po para may mapagpunan kami ng gamot. Hindi lang yung ano namin, yung kapurok namin. Kaming mga taga-Basagan po, pwede pong kumuha doon. Meron po kaming paracetamol plants para po sa lalagnat. Meron po kaming insulin plants. Mataas po ang blood sugar. Primera po yun na, una po yun na gamot. Meron po kami doon na kadbulan. Meron po kami din na tanlad para po sa mga high blood. Marami po kami doon na tanim na halaman. Ang mini garden na ito sa Purok 5 nakaagaw na aming atensyon. Sa malayo, simpleng sanga ng puno na nilagyan ng iba't ibang palamuti ang inyong makikita. Pero alam niyo bang mayroong nakakahangang kwento sa likod nito? Ito pong ugat ng amislag sa gilid po ng bangil na kuha namin sa bagyo, sa buhal po ng bagyong Rolly. Ang ginawa po namin, ito po yung ugat na sa ibabaw, saka yung katawan niya po nasa baba. Bali po, nilagyan po namin ng mga halaman. Ang halaman niya po, ito pong mayroon po siyang cup noodles. As in, nilagyan po namin yung cup noodles ng tinanim na mga Orales Duce. And din po, mayroon din po dito sa likod ko yung 7-Up Mountain Dew. Ginawa din po namin na flower. Pero sa 47 barangay ng Tabaco, mayroong isa talaga namang namumukod-tangi. Welcome to Barangay Pao. Ko po ang inyong punong barangay, si Felicito Elbon ng Barangay Pawa. Kami po ay napasali sa programang ito ng ating provincial government sa pamumuno ng ating masipag at butihing gobernador ng Albay. Sa kanya pong pagsusumikap na magkaroon po ng Albay Beautification Program, Clean and Green Program. So kami po nakikisa dahil na rin po sa pagtutulungan ng LGU sa pamamahala ng ating alkalde na mabait at masipag, si Mayor Cristel Lagman Luistro. Kami po sa buong barangay ay nagkakaisa. Katuwang ko po ang Barangay Council. Lahat po sila ay taos puso at bukal sa loob na nakisa sa programang ito. At ang aking mga kabarangay, maging sa all walks of life na sinasabi, solo parent, mga senior citizen,
mga fisher folks, farmers, and Porok leaders, and Porok officials. Ang pagkakaiba po namin, siguro, sa ibang barangay sa buong Albay, kaya kami napili, makasama sa top 10. Nandiyan po siguro kung makikita nyo dito sa amin, ay ang mga halaman na naiiba po na para sa amin ay isa rin sa pagmamalaki namin. Kasi masipag rin po magtanim sa kanya-kanyang bakuran ang aming mga kabarangay. At ang isa pa po nung may pagmamalaki ko, ang pagsasaka at ang pangingisda na isa rin basic na hanap buhay ng aking mga kabarangay. Bayanihan, yan ang sekreto kung bakit sa higit 700 barangay sa buong Albay, pasok sa top 3 ang pawa. Nakasali po kami sa top 10 ng Albay Beautification Program. Nag-umpisa po kami sa pinaka mahirap na proseso at sa ngayon, ito na po ngayon ang Barangay Pawa na kung saan po marami ang tumulong sa amin. Ito po nakita natin dito sa loob namin, sa likuran namin, nandito po ang pinakamagandang mga ginawa ng aming kabarangay. Nandito rin maraming salamat din po sa Tabakorit na kung saan po sila po ang gumawa ng mga drawing dito sa amin pa rin ang aming barangay dahil po ito po ang pinagpursige ng aming mga kabataan na kung saan po ilabas ang kanilang talento. Napuno ng berde at dilawang kahabaan ng National Highway. Kaibang atraksyon ang hatid nito sa mga bumabiyahe, papasok at palabas ng Tabaco. Dahil para sa akin lang po ang green na nagsisimbolize ng kapaligiran o environment. At kung i-combine mo naman ang yellow, ito po ang yellow at green para magandang tingnan. Kung sa tingnan natin sa madaling iglap lang na ang yellow and green parang napaka-presko. Sa tulong ng ating magagaling na tabakorit artists, muling nabigyang buhay ang mga pader sa gilid ng kalsada. Bagamat kinilalang mga barangay na ito bilang pinakamalilinis at pinakamaririkit, hindi nila ito itinuring na kompetisyon. Bagkus ay bagong simula ng tuloy-tuloy na pagunlad. At iisa lamang ang kanilang panawagan. Nakikita po namin ang beautification, hindi money matters, kundi idea ng mga tao, pagtutulungan, pagkakaisa, kung paano mapabago ang aming barangay. Dito ko po nakita kung yung camaraderie po na bawat isa, yung taga-barangay. Patuloy natin na i-maintain ang pagpapaganda ng ating barangay at saka yung mga pagtutulong-tulong, dapat lagi nating gawin. Inakayat namin ang buong kabarangay sa pamamaraan ng bayanihan system, buhayin na buhayin ang bayanihan system, magtulong-tulong sa hirap at sa ginawa. Para sa akin, siguro napili kami, isa na dyan ang ating unity, ang pagkakaisa. Kaya napadali at napabilis natin kung paano magawa ang ano ang ating mga imahinasyon. So with the strong support from the governor and especially sa support kang local chief executive, no, the mayors and the sangguniang bayan or sangguniang panglalawigan, dakulaon pong bagay para maging successful ang implementation kang program. Pero ang very effective, no, in terms of sustainability, mas magayunan talaga na magkaigwa talaga ang provincial ordinance manungod po sa programang ini or kung dai pa mangki provincial ordinance ang mga respective LGUs kung gusto ninda lalo na kung si mayor talagang desidido no na ma-curtail ang pag-spread out kang basura, mas magayon ang municipal ordinance na talagang gibuhon manungod po sa programang ini. Sisay man diyan ang tumukaw, ang programa mababudgetan, no? Okay. Pero hindi lang pagandahan o palinisan ang batayan ng pagunlad ng isang komunidad. Pagkos, iyang masidhing bayanihan ang bawat isang mamamayan. Sa tahanan nagsisimula ang kalinisan. At ito ang aming tahanan, ang siyudad ng Pagkamoon. Baka nga sa mga susunod na taon, kung may pagpapatuloy lang natin ang magandang nasimulan, tayo'y maging siyudad ng Pagkamoon, sin kalinigan.